all my heart na meron kang mensahe para sa amin. Anoint him, Lord Jesus. And Lord, we will not leave this place, Panginoon, na empty. Puspusin mo kami lahat ng banal na Espiritu at punuin mo ng pag-ibig ang aming puso. Alisin mo ang lahat ng galit at ayaw mo maghari, Lord, agad ang pag-ibig mo sa amin. Bless Pastor Jojo as he preach your word. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang inyo pong narinig ay isang buhay na patutuo, testimony na yung iba sobra. So yung sinabi ho ni Sister Bot, I've seen some of that in real scenarios. At napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ng mag-asawang ito. Yes, amen. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon ng isang ito? Thank you, Jesus. Praise your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. And if you have your Bible with you, let us open our Bible in the book of Ephesians, verse 32. I won't preach long. Hindi po ako mangangaral ng matagal. Nung nakita ko po ang mga couples na nandito, na kayo po ay mga tagana sa panahon, hallelujah, I don't know what to share. Salamat po. At yung narinig ninyo kay Sister Rosana ay isa pong bagay na maiambag natin sa ating buhay mag-asawa. Ito po ang sinabi ng Bible, mga kapatid. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord Jesus, wala po akong magagawa. Salamat sa biyaya mo. Kung hindi ka ang nagmahal sa amin, kung wala ang iyong pag-iingat, hindi po mananatiling buo ang isang pagsasama. Ikaw, Panginoon, ang sanhi, ikaw ang susi, ikaw ang dahilan ng lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Minsan pa, magbukas ka ng aming isipan, gisingin mo ang aming diwa, tulungan mo kaming maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa aming paligid upang kami ay makalikha, maka-establish ng isa pang mas makulay na pagsasamang para sa iyo. Salamat po, Panginoon, and I bind the spirit of darkness that will cause distraction. Ang antok, ang pagkapagod, ang kagulungan, we drive them out of this place and we claim restoration of relationship, renewal of vows, hallelujah, at rekindling our passion, our fire in loving each other. Salamat po, Panginoon. We thank you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. I would like to share this short message. True love forgives. True love forgive. Ang totoong pagmamahal ay marunong magpatawad. Gusto ko lamang pong magbigay ng paalala sa inyong lahat para mabuksan ang ating isipan. First, I want you to realize that we are living in this world, but this world is not perfect. We are living in a place that is not perfect, mga kapatid. Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 1, some commentary says this way, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pagdating po ng verse 2, sabi nila, sabi ng Bible, and the earth was without form and void. Now, may mga Bible scholar na nagsasabi na yung verse 1 at saka yung verse 2 ay mayroong pagitan na maaaring milyong taon, mga kapatid. Something happened in this world. Kaya nang tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo ay nalagay sa lugar na hindi po perpekto, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, this world is not perfect. What is my point in saying that? Hallelujah! Kaya ko po sinasabi sa inyo that this world is not perfect. It simply means that there is no human being in this world that is perfect either. Wala hong perpektong tao, mga kapatid. Ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong hapon, walang perpektong mag-asawa. Kahit na ang pangalan ng lalaki ay
babae ay si Pekka, hindi pa rin perpekto ang kanilang pagiging mag-asawa. Bear in your mind, hallelujah, we are not perfect. So, dapat po natin maintindihan kung tayo ay babae, magkaroon tayo ng allowance, we can never find a perfect husband. Because there is no such thing as a perfect marriage. There is only a good marriage, Pastor Danny, but there is no perfect marriage. So in short, there is a good husband, but there is none perfect husband. So in short, mga kapatid, wag mo tayong magtaka kung merong conflict sa ating kalagitnaan sa loob ng tahanan. Why? Again, this is not a perfect world. You are not perfect. So there is none a perfect home. Kaya kung kayo ay tatay at ikaw ay nanay, ngayon meron kayong mga anak, time will come ang problema ng mag-asawa ay hindi na ang kanilang mga sarili, kung hindi na ang kanilang mga anak. Again, I would like to remind you, there are no perfect children. I have 4 good children, but they're not perfect. Hallelujah. And if you are a member, I would like to remind you with love, there is none a perfect church. Kaya kung maghahanap kayo ng perfectong pastor, you can never find one. And if you are a pastor here, you can never find a perfect member either. Hallelujah. And I would like to encourage myself, I have no reason na magtanim ng sama ng loob sa organization. Why? Because there is none perfect organization. And there is none perfect leadership. But I have a good news this afternoon. We are serving a perfect God. And He can make a difference in our lives. Hallelujah. Yun ang nangyari, mga kapatid. Si Brother June ay hindi perfecto. Si Sister Rosana ay hindi perfecto. Na-converse sa isang hindi perfectong simbahan. Pinamunahan ng hindi perfectong pastor. Pero mayroong perfectong Diyos na nagmamahal. Come on, somebody, let's praise Him for a moment. Hallelujah. Now, this is the question. Where do we get our character flaws? Where do we get our character defects? Why we are not perfect? Hallelujah. There are 3 reasons why, mga kapatid. The first reason is biological, which means sa iyong pinagmulan, mga kapatid. Don't you know that each one of us is composed of 6 different persons bago ka maipanganak? Halimbawa, yung presbyter ninyo, si Pastor Alvin, saan nang galing ang kanyang character traits? Pangit, maganda, mabaho, makinis. Can you imagine that? Galing sa nanay at sa tatay niya. Each of his parents nag-ambag ng 23,000 chromosome. A chromosome is a genes from which you came from. Galing nyo sa nanay at tatay mo, mga kapatid. Maliban kay Nanay Araceli at sa tatay ni Pastor Alvin, meron siyang lola at lolo na nag-ambag ng katangian, kaya ganyan ang kanyang ugali, mga kapatid. Do you realize that we are a composition of 6 different persons, and all of a sudden, ikaw ang lumabas, different from the 6 of them. Ganyan kagaling ang ating Panginoon, mga kapatid. Doon sa ating biological na pinagmulan, magkakahalo ang pangit at mabuti, masama at magaspang na pag-uugali, mga kapatid. But there is one thing I love with God. Sabi ng Bible, God commanded His love toward us that while we were yet sinners, He died for us. He loves me even though He knows I'm not perfect. Hallelujah! Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Ang tunay na pag-ibig, one of the meaning of love that I really love. Ang meaning niya, mga kapatid, ito po. Love is unconditional commitment. Everybody say unconditional.
Hindi ka papasok sa isang relasyon na conditional. That is unconditional. Pag nainlove ka sa isang tao, nakita mo maganda ang mukha niya, sexy yung kanyang katawan, pero hindi mo nakita ang pangit ang ugali, that's a package deal. Yeah. Hindi mo pwede niya uwi yung katawan at iiwanan mo yung ugali, mga kapatid. Yeah. You have to love the entire person. Yeah. Hallelujah! Dapat natin maintindihan niya, so love is unconditional commitment to an imperfect person. Sorry, Sister Ludi, I might probably have an impressive look, but I am not perfect. Amen. Hallelujah! Dapat marunong tayong tumanggap. Kaya mayroong mga taong tumandang dalaga, tumandang binata. Why? Because they are looking for a perfect mate. You can never find one in the earth. Hallelujah! That's the reason why there are conflicts. Minsan nga, nag-uusap kaming mag-asawa eh. Kanina ba nag-gali ang anak mo? Bakit may ganyang ugali? Sasabihin ng asawa ko, Daddy, hindi galing sa akin yan. Sasabihin ko, parang hindi rin galing sa akin. Baka kay lolo, kay lola. Can you imagine that? Anong sabi ni Haring David, mga kapatid? Behold, I was shapen in iniquity, and in my mother's womb conceived me. We're not perfect. Hallelujah! Since the beginning of time, simula pa lang na nililino ka, simula pa lang na pinupurmahan ka na ng Diyos, mga kapatid, maliban na lang ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa atin, panglupa lang tayo. Tayo ay isang libag na lumalakad sa ibabaw ng daigdig. Amen! But thank be to God, He loved us. Source of our character defect. Praise the Lord. Alam pa natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, brother. So first, biological, mga kapatid. That's why we have character flaws. Kaya huwag kayong magdaka, out of the blue, nagtatalo kayong mag-asawa, mga kapatid. Do you love each other? The second, mga kapatid, is our circumstances. Everybody say circumstances. Ito ho yung masakit, mga kapatid. I don't have the ability and the power to choose my parents. Hallelujah! I don't have the power to choose kung saan ako lalaking, surroundings, mga kapatid. Because our surroundings affects us. Naaapektuhan tayo ng ating komunidad. Naaapektuhan tayo ng ating kapaligiran, mga kapatid. Nakita ninyo, bakit mayroong ganong klase ng pananaw si Sister Rosana? Bakit mayroong siya ganong klase ng values? That was her circumstances. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, mga magulang, mga kapatid. Ang pamana ay hindi lamang bahay at lupa. Ang pamana na pwede natin ibigay sa ating mga anak na hindi pwedeng nakawin ng diablo, hindi lamang ang pananampalataya, kung hindi yung values. Everybody say values. This is what I believe. The best gift that I can give to my two sons and to my two daughters ay yung magandang pagsasama naming mag-asawa, mga kapatid. Hallelujah! Yung ating circumstances, yung ating surroundings, yung ating kapaligiran, it shapes our mind, it shapes our character, it shapes our philosophy. That's why we think that way. But the third one is the most vital. Why? Doon sa una at pangalawa, wala kang kapangyarihan. The third one is theological, which means it's up to you. It lies upon your choice. Everybody say your choice. Those are the three determinant factors that shape our being. Our parents, the role of heredity. Second, our surroundings. Third, our choice.
Bakit si Sister Rosana, mga kapatid, ay nananatiling buo ang pagsasama kahit naranasan niya ng verbal abuse, physical abuse sa kanyang asawa? Why? Because she decided, she chose to do so. Hallelujah! Ang buhay mag-asawa ay nagiging matagumpay kapag ka nagpasya tayo, mga kapatid. Kung hindi tayo gagawa ng tamang pagpili, mahihirapan tayo maging masaya sa ating buhay. Sa ating buhay sa sarili at sa ating buhay mag-asawa, mga kapatid. Look at that. We have an imperfect world. We have an imperfect surroundings. And then we have poor choices in life. That's why it is difficult to change. And that's why it is difficult to forgive, mga kapatid. Tanong, madali bang magpatawad? Hallelujah, lahat ng gising pa magsabing amen. Amen. You know what is the foundation of a strong and healthy relationship? What is the foundation of a lasting marriage? The foundation of a lasting marriage is God. Everybody say God. Anything less than God is destined to failure. Kapag ka wala ang Diyos sa anumang bagay, kapag ha, hindi kasali ang Panginoon, hindi po yan magtatagumpay, lalo na sa buhay mag-asawa, mga kapatid. Lahat doon ang lasa relasyon dito bumalakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Ito po ang masakit, mga kapatid. The deeper the relationship. Sino rito yung matagal na mag-asawa, yung mga more than 30 years, asa kamay. More than 30 years. Meron pang higher than 30, 40, meron pa. Salamat po. Ilang taon ka nang nagtitiis sa akin, si Sarudin? Ha? Ilang taon na? O, kita mo, nakalimutan niya. 21 na ako, 21. Praise God. 19, 20 na yung panganay natin eh. Ano, 21. Kung talaga, mamaya mag-usap tayo, ha? May atraso ka sa akin. Gagawin mo yung ginagawa ni Sister Bobot. Liliguan mo ko. Talagpas mo yung ginagpakinawan, mga kapatid. Understand, mga kapatid. In a relationship, hindi ho natin maiwasan na masaktan. Some people, because they were afraid, they are afraid na ma-offend, mga kapatid. Kaya ang ginagawa nila, ina-isolate nila yung kanilang sarili. I read this one statement. Sabi niya, better to be loved, better to have love and be the heart than to never know the joy of love. Sabi ng isang tao, mas okay pa sa akin yung nagmahal ako at nasaktan kesa yung hindi ko naranasan magmahal at mahalin. Hallelujah. Sa relasyon, kapag ka ikaw ay nagmahal, hindi ho natin maiiwasan na tayo ay masasaktan. And the sad thing is this, hallelujah, the deeper the relationship, the deeper the tendency that you are being hurt. Hallelujah. The deeper the trust. Pag malalim ang pagtitiwala mo, look at this type of relationship. Kapag casual lang ang relasyon, na-offend ka, that is only a casual hurt. Pero kapag ka special ang friendship, pinagkanulo ka, mas masakit, mga kapatid. How much more? How much more, mga kapatid, kung asawa mo ang magbibetray sa'yo? Do you know, I'm reading my Bible, mga kapatid, and I found several occasions sa Bible ng mga taong binitray. Si Jacob, binitray niya si Esau, his brother. Joseph was betrayed also by his brothers, mga kapatid. Hallelujah! Si Gomer, asawa ni Hosea, ipinagkanulo niya ang kanyang asawa. Jesus was betrayed by his friend Judas, mga kapatid. There was a father who betrayed by his prodigal son. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang katangian ng tunay na pag-ibig ay marunong magpatawad, mga kapatid.
iba mga materials yung nakalagay kanina, love never fails if we don't know how to forgive, mga kapatid. At sa relasyon, hindi mo maiwasan yan. Paano ka masasaktan? Sometimes just by a mere word. Minsan naglalakad ako, mga kapatid, lumabas kami, mga couples. Meron nung mag-asawa, biglang nag-away. Alam niyo kung nung pinagmula ng pinag-awayan? Yung lalaki, pinitas yung bulaklak. Sabi nung babae, huwag mo ang pitasin yan. Sabi nung asawa lalaki, eh ano ang pakialam mo? Mamaya nag-aaway na sila. Samantalang nang dumating sila roon, mga kapatid, magka-holding hands sila. You see that? There are conflicts in our personalities. Hindi ho natin maiiwasan na masaktan bilang tao, mga kapatid. Why? Because we are not perfect. Kaya kung wala ang Diyos sa ating kalagitnaan, walang patutunguhan ng isang relasyon. Hindi ka daranas ng 10 years anniversary, 20 years anniversary, hallelujah, 30 years anniversary. Alam niyo, mga kapatid, isang bagay bilang tao, napakahirap magpatawa. Basa ko po itong testimony, mga kapatid, ni Corey Timbu. Hallelujah. Before I move to that, alam niyo, mayroon ng dalawang klase ng hurts. Mayroon tinatawag na imagine hurts at mayroon tinatawag na real hurts. Everybody say, imagine hurts. Nasaktan ka dahil gawa ng ating pagiging sensitibo. Alam niyo, mayroong mga taong masyadong madula yung kanilang isipan eh. Hallelujah. Sabi ng isang asawang lalaki, sabi niya, bakit niya tatahimik ka? Mayroon ba akong nasabing isang pangit na bagay na nagpatahimik sa'yo? Sabi ng babae, tinanong mo pa? Sabi ng asawang lalaki, pwede bang malaman kung ano yung nasabi ko para masabi ko uli bukas? So there are an imagined hurts and there are real hurts. Hallelujah. Yung kay Brother John, hindi imagine yun. Real hurts yun, mga kapatid. Kaya kung wala ang Diyos sa pundasyon ng isang pagsasama, tapos na, mga kapatid. At alam niyo kung sino ang magsasuffer? Mga bata. Kaya hindi tayo dapat nakatuon sa ating sarili kapag ka tayo ay nagmahal, kapag ka pumasok tayo sa isang relasyon, mga kapatid. Hallelujah! This is our situation, mga kapatid. Kapag ka tayo po ay na-offend ng asawa natin o ng ibang tao, mga kapatid. This is what I believe. One of the most biblical attributes that is difficult to acquire is a forgiving spirit. Everybody say, forgiving spirit. Mayroong mga taong giver. Diba? Dali silang magbigay, pero mahirap silang magpatawad. Mayroong mga tao na ang daming katangian, mga kapatid, but one of the most difficult attributes that is hard to acquire is a forgiving spirit. Sabi ni President Erap Estrada, mga kapatid, I was able to develop a message out of that statement. Nagdadrive ako isang araw. Nung pinagkanulo siya ng kanyang best friend na si Chavez Simpson. Sabi ng reporter sa kanya, Mr. President, what can you say about your friend Chavez? Sabi ni President Erap, sabi niya, ayon, pinatawad ko na yun. Na-receive ko yung Holy Ghost nung nasa kulungan ako. Yun ang statement niya. And this is the statement that he said that is stuck to my mind. Forgiveness is the attribute of the strong. Let me say it again. Forgiveness is the attribute of the strong. Sabi niya, a weak and an immature person can never forgive. But a strong person can forgive. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Now,
This is our situation, mga kapatid, when we get offended. Rather than offering or giving a complete forgiveness, this is what we do. Number one, we give them a conditional forgiveness. Everybody say conditional. Anong ibig sabihin ng pastor? Patatawarin lang kita kung alam mo, hindi talaga kita mapapatawad eh. Mapapatawad na kita kung mawawala ka na sa buhay mo. That is a conditional forgiveness. I can forgive you only if you get out of my life. Mapapatawad na kita kung patay ka na siguro. Alam niyo, meron ng mga tao na ganun magtanim ng sama ng loob. That is a conditional forgiveness. Second, meron tinatawag, mga kapatid, na delayed forgiveness. Alam niyo, nangyayari yan kapag ka malalim ang sugat. Not now. Maybe after 100 years. Maybe after the rapture. Hallelujah. Not now. Maybe someday I will or I can. Hallelujah. And then, the third type of forgiveness that we offer, mga kapatid, conditional, then delayed, meron tinatawag na partial forgiveness. Dahan-dahan lang. Hindi muna. O sige, patatawarin kita. Alam mo, maraming mga taong ganyan, lalo na ngayon, December. Alang-alang sa Kapaskuhan, ceasefire muna. Pagkatapos, barilan uli, mga kapatid. Hallelujah. Can you imagine that? Conditional forgiveness. Isang bagay na dapat natin ipagpasalamat nang tayo po ay nagkamali, nang tayo ang nagkasala, hindi tayo inopera ng Panginoon ng partial, hindi tayo inopera ng Panginoon ng delay, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng conditional forgiveness. Totally pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pwede ba kalakpakan natin ang ating Panginoon? God for the complete forgiveness. Now, alam ninyo, sa buhay mag-asawa, kapag ka wala ang pagpapatawad. Hallelujah. Doon sa matatagal na, mga kapatid, there are 5 stages of marriage. I'm almost done, mga kapatid. I won't preach long. This is just to remind you. Mayroon pong 5 baitang, atlo pa lang yung nandito eh, mayroon pong 5 baitang ang pag-aasawa. The first stages of marriage, that is what we call honeymoon stage. Everybody say honeymoon stage. Yan. Pwede ba doon sa matatagal na, kerekendel uli natin yung fire? Lumabas uli kayong mag-asawa. Kasi marami yung mag-asawa, mga kapatid, na nakalimutan na nila yung kanilang sarili. Natuo na lang ang kanilang atensyon sa kanilang mga anak. Bakit mo nasabi yan, Pastor? Every February sa church, meron kami together. Nilalabas namin yung couples. Alam niyo ba na mayroong isang babae na nag-confide sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo kung hindi mo ginawa ito, hindi mo talaga ako i-delimate ng asawa ko. The first stage of marriage is the honeymoon stage. Ano yung honeymoon? Alalahanin natin muli. Yun yung itinescribe ni Sister Bobot kanina. Yung mabango yung bed. Hindi amoy lawa yung unan, mga kapatid. At bagong paligo si Mister. Ngayon kung mga lola at lola na tayo, mga amoy itmo, mga amoy alkampor na, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung nag-away na mag-asaway. Total, nasa honeymoon tayo eh. Away sila, nagtalo sila, mga kapatid. Sabi ng asawang lalaki, ikaw, pag namatay ka, ilalagay ko sa libingan mo. Malamig ng buhay, malamig ng namatay. Sabi ng asawang babae, ah, ganun. Ikaw, pag namatay, lalagay ko sa libingan mo. Sa wakas, tumigas din. Hallelujah. Honeymoon stage, mga kapatid. Let me tell you, in marriage,
There are so many conflict dahil sa sex, mga kapatid. So wag natin kalilimutan. So the second stage of marriage is not always like that. There is a what we call the stage of reality. Alam niyo si Brother John Rios, magaling hong salesman niya eh. Siguro nabilog niya yung ulo ni Sister Rosana nung nililigawan. Kaya po, itong isang pobreng babae nagpakasal naman. Kasi pinalakuan ng langit eh. Kaya napaawis siya ng ikaw'y ibigin ko. Mundo ko'y biglang nagbago. Buti na lang dumating si Jesus Cristo, mga kapatid. Hallelujah. What's the point? Sa lahat ng problema sa bahay, sa buhay, ang Diyos ay laging kasali sa solusyon, mga kapatid. There is a stage of reality. Ito ang lagi kong ina-advise kapag may nagpapa-counsel sa akin na manliligaw. Huwag mong tingnan kung ano yung positive person doon sa tao na minahal mo. Because all the positive qualities para sa ganansya mo yan. Pag-aralan mo kung ano yung weakness niya at tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo siyang i-take. Sa marriage, kailangan ng acceptance. Kaya nga tinatanong kayo, ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Alam niyo, pag nagkakasal ako, tinatanong ko na maraming beses yan. Titigan mo mabuti. Mag-isip ka muna bago mo sabihin oo. Dahil kapag naka-oo ka na, hindi ka na makaka-atras. Hallelujah. So there is a stage of reality, mga kapatid. Diba? Magigising ka isang araw, yung asawa mo na naliligaw sa iyo ang sweet-sweet. Nung kumakain kayo, naubusan ka na ng ulam. Dati, bibigyan ka pa, mga kapatid. Tumatawid kayo ng kalsada, dati aalalayan ka. Yung pala para makachansin. Aakbay pa, ididikit ka kunyari. Ngayon, nakatawid na siya, ang doon pa sa gitna. Sisigawan ka ang bagal-bagal mo! That's the sense of reality, mga kapatid. Tanong! Yung mga asawa niyong lalaki nung nililigawan kayo, umuutot sa harapan niyo. Di ba laging pogi yan? Titigay ba sa harapan niyo yan? So in marriage, you cannot avoid that after the honeymoon, here comes the stage of reality. Hindi ko to nakita nung nililigawan ko. Ganon din naman ang mga babae nung dalaga, laging mabango. Laging nakasuklay. Pero nung nagkaasawa na, nagkaanak na, amoy paksin na. Huwag natin kalimutan kung ano yung virtue na nagustuhan sa atin. Now, the next stage after the stage of reality is the stage of retaliation. Nagre-retaliate na. Diba? Lagi ko pong naririnig yung illustration na yan sa mga Pentecostal preacher. First year of marriage, the husband speaks, the wife listens. Second year of marriage, the wife speaks, the husband listens. Third year of marriage, the husband speaks, and the wife speaks, the neighbor listens. Retaliation, mga kapatid. Hallelujah. Importante yung acceptance. Tanggapin mo yung taong pinakasalan mo. Hallelujah, ng buong buo. Kasama ng kanyang katangian at kasama ng kanyang kapintasan, mga kapatid. Nang minahal tayo ng Diyos, tinanggap niya ang lahat-lahat sa atin, kasama ng ating katangian at kasama ng ating kapintasan, mga kapatid. The next stage of marriage is the stage of rejection. You feel rejected. Hallelujah. And dahil doon, mga kapatid, maglilidyan doon sa usok-uso ngayon. The sense of separation. Everybody say separation. Alam nyo, meron dalawang klase yan. Sumakabilang bahay at sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay at sumakabilang bahay. Pero kahit na hindi pa nagsuma sa kabilang bahay, ang isang lalaki, kapag hindi na kayo nag-uusap, ando na yung separation, mga kapatid. Because communication is vital to marriage. Even in our relationship with God, communication is vital, mga kapatid. Hallelujah.
Ano, kailan kayo huling nag-uusap mag-asawa nang maayos, walang bangayan? Alam nyo, may mga hayop na pag pakikinggan nyo parang mag-asawa kong mag-usap. Una yung pusa. Sabi nung babaeng pusa, "Not now!" Sabi nung lalaki, "Now!" Sabi nung babae, "Not now!" Palakas ng palakas yung sa lalaki, "Now!" Merong mahok, merong mahok. Maliban sa pusa, yung kalapati rin. Yung sinong naaari ng kalapati? Narinig yun yung lalaking kalapati. Pag may problema, masakit ang ulo. Alam niyo sinasabi? Paturok, paturok, paturok. Narinig nyo? Paturok, paturok. Sabi ng babae, kalapati, turok na, turok na. Alam ko na natin. Now, this is the reality of life. Whether we like it or not, maghihiwalay kayong mag-asawa, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, my commitment with Sister Ludi, my commitment with Sister Ludi, hanggang nabubuhay lang kami, mga kapatid. And I would like to tell you something, how important our church relationship is. My relationship with my father, my relationship with my mother, hanggang dito lang sa lupa, mga kapatid. My relationship with my son and my relationship with my daughter, hanggang lupa lang yan, mga kapatid. My relationship with Sister Ludi, pagpatay na kami, after the resurrection, hindi na kami mag-asawa. Pero yung relasyon nyo ng pastor mo, yung relasyon mo kay brother, kay sister, mga kapatid, that is just the beginning of a never-ending relationship with God. Kaya hindi dapat inihiwalay ang church sa buhay, pamilya, mga kapatid. Palakpakayatin ang ating Panginoon. Hallelujah. Now I have a final question with you, mga kapatid, bago tayong lahat ay tatayo. Be honest with me. Mga nanay, sino sa inyo ang na-offend na sa inyong asawang lalaki? Na-offend kayo ng asawa nyo? Tinugol yung muso nyo, pinagsabihan kayo ng di maganda. Hallelujah. Lahat na. Lala ko yung babae, nagtatanong sa asawa niya. Sabi niya, "Han, mahal mo ba talaga ako? Siyempre naman, asawa kita eh. Han, maganda pa ba ako? Siyempre naman, asawa kita eh. Han, sexy pa ba ako? Siyempre naman, asawa kita eh. Han, parang binubola mo lang ako. Siyempre naman, asawa kita eh." Isa lang ang sagot, mga kapatid. Now question, sino na sa inyo na-offend ang inyong asawang lalaki? Taas ang kamay! Come on! Sister Ludi offended me so many times. I will tell you, she offended me so many times. Oh, mga babae, sinong na-offend ang asawang lalaki? Salamat na. Ngayon, mga lalaki, sino naman ang na-offend ang inyong asawa? Nauna si Pastor Edgar, Sister Arlene, oh. Tumayo pa. Hallelujah. Haven't you noticed it's quits? It's quits. I'm not perfect. Sister Lord is not perfect. I offended her. She offended me. Kaya kailangan lang sa relasyon marunong tayong magpatawad, because true love forgives. Hallelujah. Hallelujah. Lately ko lang naintindihan ang difference between being in love and being loving. Do you know there is a huge difference between being in love and being loving? Being in love is an emotion. Uy, nakaka-inlove siya. May mga panahon na nai-inlove tayo sa isang tao dahil sa kanyang katangian. But being loving is not an emotion, it is a decision. Yes. Hallelujah. Every day, I have to make the
decision that I have to love my wife. Though there are times hindi siya kainlove-inlove, mga kapatid. And vice versa, mga kapatid. You see, ang nagbabind ng marriage ay yung ating pagpapasya. And this is the problem why we do not understand why it is difficult to forgive. Because forgiveness is not a natural act, but this is a supernatural act. Hallelujah. You are right. If you can, if you will tell me, Pastor, I try, but I can't. I really can't. Isang umaga, mga kapatid, meron ng isang kapitbahay na nagras sa bahay namin. 5 a.m. Kumatok siya. Pagpasok niya doon sa gate, because everybody knows in the community I'm the pastor, and there are times I do funeral service kahit na hindi members, mga kapatid, because I have a reputation of being a pastor in the community. Isang araw dumating yung kapitbahay namin, kumatok siya. Pagbukas ko ng gate, pasok siya sa sala, dire-diretso, humagulhol siya ng humagulhol, mga kapatid. I just listened to her for probably 15 to 20 minutes. She just cried. She was sobbing so hard, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, ibinigay ko na lahat. Minahal ko, asawa ko. Nagmukha akong alipin. Alam niyo kung anong dahilan ng kanyang pag-iyak? Yung anak niyang dalaga ni rape ng asawa niya. Hallelujah. It's so painful, mga kapatid. I have seen several scenarios in the ministry, mga kapatid, that there are difficult situations na mahirap magpatawad. There are two things we need in order for us to truly learn to forgive as God forgive us. We need God's presence and we need God's power in our lives. Without Jesus Christ, we cannot truly forgive a person. Sabi ng Biblia, mga kapatid, I can do all things through Christ who is strengthening me. Si Cory Timbo, mga kapatid, hallelujah, I would like to end up here. Tapasa ko yung kanyang personal life testimony. She suffered from Holocaust and she was a survivor. After that, she became a preacher. Isang araw, nangangaral siya doon sa London, mga kapatid. As she preached about forgiveness, a man came in front of her and she recalled the face. Sabi nung lalaki, do you still recognize me? I am the Nazi guard in the Holocaust camp. Hallelujah! I abused your sister. I was there when your father died. I hear you talking about forgiveness. Will you, can you forgive me? Alam niyo ginawa nung lalaki? Lumuhod sa kanyang harapan, mga kapatid. Nanginip po yung babaeng ito, mga kapatid. Sabi niya, Lord, you know I can. But when she started to feel God's presence, and she said, Lord, help me to forgive, she reached out her hands and touched the head of that person, and God empowered her. And she was able to forgive, mga kapatid. Ay, lahat ay tatayo. Praise God. Hallelujah. Somewhere, somehow, sa buhay natin, mayroon tayong mga hinanakit, mayroon tayong galit, mayroon tayong sama ng loob. But can we still hold the hands of the person sitting beside you? Can we still sing the chorus together before I pray? We will serve the Lord even when the trial comes and no one can separate us from the love of God. And we are more than conquerors, and no one can defeat us. We are a chosen generation. We are a child of God. Can you sing that chorus with holding the hands of your husband or holding your wife's hands? Can you do that? And let's sing that from our hearts. Let us allow God to work in our behalf. Let us allow Him to touch our mind and to touch our hearts. Panginoon, alisin mo lahat ng galit, lahat ng tampo, lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob. And it's a bag of sinners.
Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let's make a commitment. Let's make a renewal. Before I turn this microphone to our MC. Salamat Panginoon sa pag-aaral ng mga pastor ko.
Hallelujah. Manalangin niyo ang inyong asawa na hanggang rapture, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ay kasama natin sila mga pamilya. Hallelujah. Ang ating pamilya. Family is the second greatest gift of God to men. Mankind. Number one is salvation, number two is family. Hallelujah. 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 Yes. Thank you, Lord. Napakaganda po ng senaryo, mga kapag sa lugar na ito. Napakaganda ng senaryo pinapakita sa atin ng Panginoon. Magpatawad ka at limutin mo. No. Only God can forgive and forget. In Genesis chapter 15, verse 15 to 16, sabi ng Panginoon, sabi ng mga kapatid ni Joseph, baka tayo patayin niya dahil sa ginawa natin sa kanya. Sabi ni Joseph, pinapatawad ko kayo kahit naalala ko ang inyong ginawa. God meant it for good. You meant it for evil, but God meant it for good. Just learn to forgive. At yung sting na nararamdaman mo kahit naalala mo, mawawala yan. Amen! Amen. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Joe.